like a Hellcat. Okay guys, welcome to my channel. Dito na naman ako. Ako nga pala si Technician Michael. At ito nga pala ang Tech TV Vlogs. So, meron ako ngayon guys, ginagawang TV ito. Ito ngayon siya, Panasonic. So, ang problema niya guys ay sabi ng may-ari gumuhit daw, tapos biglang namatay, nawala na ang power. So guys, checkin natin kung ano ba yung nagiging problema pag ganun. Ngayon, ang first step na gagawin natin guys, visual inspection. So, tinignan ko siya. Tinigatanggal ko muna yung kanyang connection para makita ko kung ano ba yung kanyang problema. So guys, napansin ko sa kanya, lobo na yung kanyang capacitor, bali dalawa. Itong kanyang capacitor na 16 volts for 70 microfarad, at itong kanyang 35 volts for 70 microfarad. So yung capacitor niya sa B+, hindi naman naglobo. Guys, yun ang problema nito, kaya nawalan siya ng power. So, papalitan ko to ng bagong capacitor, tapos isasaksak ko, titignan ko kung magkakaroon na siya ng power. So, dito sa ginagawa ko ngayon guys, yan, makikitang-kita naman na lobo siya, lobo na yung kanyang capacitor, dalawa. So, ibig sabihin, pwede may problema yung kanyang power supply sa feedback section, kasi kaya lumulubo ang ating capacitor, malamang mataas yung kanyang secondary supply. So yun ang checkin ko mamaya after kung mapalitan itong mga capacitor na to. Okay, papalitan ko muna guys. Na siya guys. Tapos ito guys yung sa pang capacitor, bali lobo na rin siya. Yan, lumubo na yung kanyang ibabaw. So may dahilan guys kung bakit lumulubo ang ating capacitor. Kagaya nito, ibig sabihin pag lumubo na siya, sira na siya. So malakas ngayon ang ulan guys, kaya pasensya na kayo sa ating background yung ulan. Papalitan natin yan guys, yung dalawang yan. Then meron ako nakita rito sa parking ito, sa feedback section niya, ito yung kanyang feedback. Siguro kaya lumubo yung, kasi itong resistor na to ay umangat na siya. Ito guys yung kanyang resistor na yan. Yan, dito sa parking ito. Ito guys, umangat na siya. So, ayusin ko na rin yan. Tapos, check ko yung B+ niya kung okay. Ang normal na B+ guys ng mga ganitong China is 110 to 115 volts. Depende yan sa screen mo kung anong mangyayari. Halimbawa, kung lumayit o lumaki yung picture, pag normal lang yung size ng picture guys, ibig sabihin normal lang yung B+ niya. So mamaya explain ko sa inyo kung paano malaman kung normal yun. Okay guys, kaya tutok lang habang pinapalitan ko ito. Okay.
So guys, ito yung ating ipapalit na capacitor. Okay yung ating capacitor na ipapalit kasi hindi siya lobo. So guys, 25,000 microfarad para dun sa ito naman guys yung 35,470 microfarad. So guys, upload natin yun. Negative side niya guys, dito sa negative yun guys, yun sa negative na yun. So yan, inisin natin ang konti. Yan guys, naigabit ko na yung capacitor niya, dalawa. So, titik natin guys kung normal ba yung supply ng kanyang B+. So, dahil na ulan, pupunasan ko muna yung kanyang, kasi medyo natalamsikan siya. Pupunasan ko muna siya. So guys, ang gagawin natin ngayon ay i-check muna natin kung okay ba yung ating power supply. So sasaksak ko muna yung kanyang AC cord dito. Ito muna tayo AC cord muna. Check natin kung okay ba yung ating power supply. So isasaksak natin ito sa kuryente. Susukatan natin ang supply. Kasi nagpalit tayo ng capacitor, so check natin yung supply niya kung normal ba. Kasi pag hindi normal, ang mangyayari nun, lulubo lang ulit yung capacitor na ating ginabit. So, lalagay natin ang ating tester sa settings na 200 volts. Ayan, 200 volts guys. Kasi ang susukatin natin ay B+, 110 volts to 115 pag ganitong klase ng TV China. So ilalagay ko itong aking negative sa ground dito sa may picture tube, sa may ground ng picture tube, yung spring ng ating cold ground. Yan, naikabit ko na siya. So ito na lang ang ating gagamitin, yung ating panukot, kasi naka-ground na yung isa eh. So ito na guys, ang settings ko guys ay 200 volts sa dito sa digital tester na to. Yan, naka 200 volts siya. So, susukatan ko na siya, isasaksak ko siya. I-check ko kung normal ba yung kanyang supply. So, ito guys ay yung kanyang B+ ay naka-connect sa flyback. So, pwede rin natin ihang muna yung ating resistor na ito, yung 2 watts na resistor, para hindi kagad mabuhay. Kasi pagka kasi sinaksak natin guys, pwede nang mabuhay siya. Bago mo siya isaksak, kailangan naka-monitor ka na agad sa B+. Naka-monitor ka na agad dito sa B+. Pwede mo siyang sukatan dito. Pwede mo rin siyang sukatan dito. So, pagka ganito guys, 116. Ibig sabihin, medyo mataas din ang supply ng vertical natin. Ito yung ating vertical sa pangalawang diode.
kasi ito yung unang diet 116.3. yan guys, nasusukat natin sa vertical ay 'yun guys. Ang naging problema natin habang tayo nagsusukat ng voltahe kanina, pagsaksak ko nag-on siya. Nag-on na siya. Ngayon ang naging problema natin ay normal pa kanina yung supply natin habang nung unang saksak ko sa bypass normal pa. Ngayon ang nangyari guys, habang nagiinit siya, sasaksak ko pa lang, ay nangyari sa kanya ay nagkaroon siya ng shorty dun sa parting vertical IC. So kanina normal lang supply natin sa vertical IC, tapos biglang bumigay yung ating vertical IC at naging shorted siya. So yun guys, yun ang problema natin, yun ang problema itong TV na to. So yun ang susolusyon ko. Che-check ko guys yung kanyang diode sa vertical. Yan guys, shorted yung diode sa vertical. Ibig sabihin guys, hindi yan pwedeng hindi sira yung diode, pwedeng vertical ang sira niya kasi nakatap yung ating diode sa vertical. Siya yung vertical na supply, vertical supply para dito sa vertical AC. Siya yung diode sa vertical supply. So yung muna natin gagawin pag ganitong klaseng problema, tatanggalin natin itong ating vertical AC na to. So ipu-pull out natin siya, tatanggalin natin siya sa board, tapos titingnan natin kung shorted pa rin ba itong diode na to. Pwede rin naman guys, itong diode na to ay iahang yung isang paa, tapos saka nyo testiran ulit siya kung shorted itong pinaglalagyan ng diode, yung pinaghihinangan niya. Step by step tayo guys. So ang aking unahin ay vertical AC muna. So tatanggalin ko yung vertical AC, tapos check ko kung shorted pa rin itong diode na to. Pag hindi siya shorted guys, nang tinanggal ko itong vertical AC, ibig sabihin may problema ang ating vertical AC. So game guys, gagawin ko na. So ito guys yung ating vertical AC. Ang number nitong vertical AC na to ay YD78040. Yan, YD78040. So pinulot ko na siya guys. Ang gagawin natin, check natin kung may shorted pa rin sa board. So hindi na nakakabit guys dito yung ating vertical IC. Gagawin natin ay lilinisin muna natin to, kasi baka mamaya kaya nag-short din, kasi nga dikit-dikit na rin yung kanyang pinaghihinangan itong ating vertical IC. Kanina siya ay shorted, so ngayon
0.474 yung ating nasusukat sa kanya. So ibig sabihin itong diet yung ating vertical IC, yun yung shorted. Yan. So yan guys, kanina habang ako nagsusukat ng supply ng B plus at vertical IC, bigla na lang nasira yung ating vertical IC, bumigay siya. So ibig sabihin yung nasukat ko na 116 volts sa B plus ay talagang mataas. So ibig sabihin pagka ganong 116 kagaya nitong TV na to, may posibilidad na bumigay yung ating vertical IC. So yung vertical IC natin ay naito. Yan guys, mapansin nyo naman medyo bugbog na talaga sa hinang yung board niya. So ganyan na lang ginawa ko para ma-isolate ko yung mga paa niya ng maayos, kasi pwedeng mag-cause din ng sunog, masira na naman ang vertical IC. Pero nakasira talaga sa kanya kanina ay yung mataas na B plus, kasi pag mataas ang B plus, tataas ang supply ng vertical, tataas din ang supply ng itong dalawang diode na to. Pagka tumaas ang supply ng B plus, tataas din ang supply ng vertical. So ang dahilan nung kaya tumataas ang supply nila, kasi itong ating feedback, itong resistor na to, ginawa na to dati ng ibang technician. Ang ginawa niya, pinalta niya ng 820 ohms, so naging 116 yung kanyang B plus, kasi pinalitan niya ng yung trimmer ng 820 ohms, itong trimmer na to, para maging normal ang B plus niya. Ang ginawa ko ay pinalitan ko siya ng nakaseries na 1K at 100 ohms, bali 1.1K. yun ang kinabit ko sa kanya para magnormal yung kanyang B plus at nang hindi masira yung kanyang vertical IC. So susukatan ko siya ng actual ngayon para makita nyo kung normal ba ang kanyang supply. So ayan guys, sunahin natin guys ang B plus. Yan ang makukuha natin supply sa B plus ngayon ay 113.4. yan guys ang ating B plus. So nagbago siya ng kaunti kasi yung B plus kanina ay 116. So ibig sabihin hindi kaya ng vertical IC na 116. So kaya ang ginawa kong solution ay pinalitan ko itong yung kanyang feedback sa yung resistor niya. Ginawa ko siyang 1100 ohms, kanina ay 820 ohms. So silipin naman natin ang supply ng vertical IC. Ito guys, vertical IC to, vertical guys to, supply to ng vertical, yung diode na to. So ang supply ng vertical niya ay 27.9. so normal na yung supply ng kanyang vertical, kasi kanina tumataas siya ng mga 30 volts kaya sinisibak siya. Yan guys, so ito naman isang diode na to sa dalawang baba. Sa baba na to, yan, siya ay 11.4 volts, 11.4, at yung isa naman ay nasa baba, 16.2, supply siya ng sounds. So guys, normal lang ating supply yung, ibig sabihin okay na ang ating TV sa pagdating sa supply. Sukatan naman natin yung kanyang 180 volts sa kulay. Ito guys, yung ating 180 volts. Ito guys, ang ating 180 volts sa kulay. Sa diode na ito. Ito guys, yung diode yan. Sukatan natin siya kung ano makukuha natin. 184.9 volts. Yan guys. Okay, sukatan naman natin ang ating tuner. Kung meron siyang 33 volts. Yan, 33 volts yan. Okay, kung meron siya sa AGC. AGC sa pinakantaas. Meron siyang 4 volts. Yan, normal yan guys. Dapat meron din siyang 5 volts. Yung 5 volts. Okay guys. Ibig sabihin, normal lang ating TV supply. So, yung output naman, yung papunta ng vertical,
papuntang yoke. Sukatan din natin yung yoke sa yoke. Meron siyang 13 volts. Ibig sabihin, okay, okay yung ating okay na yung ating supply nitong TV na to. Base sa aking pagsasukot ng supply ay normal naman ang mga voltahe, kaya sa palagay ko itatagal na itong ating TV na ginawa. Kasi kanina nung pagsaksak ko pa lang sa kanya, na-monitor ko kagad yung supply niya na mataas. Kaya yun ang nangyari, nasibak ang vertical IC. So nasolusyon ako na guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sana mag-subscribe na kayo kasi napakarami kong isusunod na video. At ituturo ko rin kung paano mag-modify ng power supply katulad ng flat screen. Okay guys, maraming salamat. Okay guys, ito na yung ating ginagawang TV. Ating Sonic siya. Yan guys. So, ang antena lang natin ay wire. Kasi wala tayong antena. Yung antena natin ay napasama sa binta ng TV. Kasi ayaw bumili ng TV ng customer nang walang antena. So, sinama ko na. Ayan guys, okay na ang ating TV. Ito ay no power. Ayan, okay na siya.